nag-stack up na yung ano niya, mechanism niya rito. Hindi normal yung mechanism niya. Kung obserbahan niyo, nakaangat itong kaliwa. Ito yung... Magandang araw mga ka-idea. Ngayon, meron na naman tayong PlayStation 3. Ito yung PlayStation 3 na PAT version. Ang gagawin naman natin dito ay papalitan natin ng casing kasi nahulog ito ni client. At yung kanyang DVD drive, hindi na rin gumagana. So, susubukan natin ito gawin at kung magagawa pa natin ang paraan. Kasi ito, makikita nyo nahulog niya na. Sinubukan ko na rin siya lagyan ng glue. Pero pumangit lang siya ng gusto. So, yan. Wala na tayong magagawa dyan, kundi palitan natin ng replacement. Casing lang naman siya. Then, nabaklas ko na rin siya. At ito yung mga ibang screws niya. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung unang babaklasin pag tatanggalin natin ito. Una, magmula rito sa kaliwa, kung nakaharap sa inyo yung PlayStation, meron siya ritong lock na rubber. So, iniwasan ko lang masira tong sticker. Yan. Then, yung rubber na yon, pag tinanggal nyo, ito yung itsura niya. Yan. Nakadikit lang siya ng ganyan. Yan ang rubber niya. Protection. Then, yung screws niya, ito. Parang sa iPhone na pentalobe. Pero may security lock na nasa gitna. So, ang ginamit ko dyan is yung ito. Star din siya. So, may butas sa gitna. Kasi, bihira lang ang gamit na ganito. Kaya, hindi mababaklas ng ordinary screw lang yan. Kaya, dapat may special tools tayo para dyan. Okay? So, pag tanggal lang screw, slide mo lang siyang ganun. Ito na siya. Yeah. Para maiwasan lang natin magasgas, itabi natin ng ayos. Next, ang mga tornilyo niyan, dito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Meron siyang 8 screws. Tapos, pag natanggal mo na yung lahat, meron pa siya rito, parang clip na plastic. Ipupush mo lang. Yan o, pupush mo lang to, itong plastic na to. Yan. Pag-push mo yan, iangat mo na siya papunta dito. Kasi may lock pa siya dito sa gilid. Yan, pag ganun. Tapos, huwag mo siyang hihilahin agad kasi sa ganitong model na nabubuksan yung dito sa harap, ito, yung nabubuksan dito sa harap, meron pa siyang flexi cable. So, pag angat nyo nito, naka 45 degrees lang. Okay, yan. Pag natanggal na siya sa lagayan, makikita nyo, may cable siya. Ito. Nakakabit siya rito. So, tinanggal na natin. So, ito yung iiwasan nating mapunit, yung flexi cable na yan. Then, yung DVD drive naman niya, papakita ko rin. Although, tinanggal ko na, i-rewind ko lang o ibabalik ko lang para sa inyo. Saan natin ang ilaw? Hindi na siya nagre-reflect sa casing. Okay? So, yan, nakakabit dito. Wala na tong screw. Bali, nakapatong lang to dyan. Tapos, itong connector niya, nakakabit dito. So, tinanggal ko lang. Tapos, pagtanggal nito, ang angat niyan, paganyan, pa-side. Kapunta sa kanan natin. Tapos, itong ribbon cable niya, in-unclip ko lang. Yan lang naman yung lock niyan. So, natang na-access ko na yung DVD drive. May problema kasi itong DVD drive. Hindi siya nag-i-insert ng kahit anong disk. So, set aside muna natin itong board. Ngayon, subukan naman natin kung anong problema nito. Okay, tingnan natin.
Okay. So, ayan. 1, 2, 3, 4. So, tandaan nyo, yung mga black na screws nandito, then yung white nandun. Itong DVD drive ng PS3 pad, hindi siya ganun ka-sensitive. So, di katulad siya ng katulad ng, di katulad ng PlayStation 4 na PlayStation Slim, tapos yung PlayStation Normal na PlayStation 4, napaka-sensitive ng drive nun. Ito medyo okay lang kahit na pangdaragan. So, meron siyang 1, 2, 3, 4. So, lima pala siya. Meron pa dito sa center. Itong model na to guys, iba-iba yung model ng DVD drive din. Baka sabihin nyo yung sa inyo iba. So, ganun lang din yung pagbubukas niyan. Isa lang din ang process. So, yun. Ininang ako lang to ng konti. Pinush ko lang. Then, ma-access nyo na siya. So, makikita natin kung bakit hindi siya nag-insert ng disk. Tignan natin. Meron siyang lock. 1, 2, 3, 4. Then, ito 5. Sa isang model kasi, wala yung isang lock dito. So, yung apat lang na nakalock. At dito rin, meron din dapat tayong ingatan. Huwag nyo basta-basta iangat ito kasi masisira yung flexi cable niya. Alam ko, ganitong model, napakarami pa ng ganitong model sa Pinas. Kaya, makakatulong ko sa inyo kung gusto nyo linisan yung drive nyo, pero extra ingat lang din. So, kung mapapansin nyo, tanggal na natin yung apat na screws. Kung mapapansin nyo, meron siyang wire dito. Yan yung sensor niya. Siya yung nakakadetect kung may CD sa loob o wala na. Huwag nyo siyang iangat ng diretso. Iangat nyo siya papunta dito sa gilid. Kaliwa naman. Okay? Dun. Isa pa nga pala, yan. Pag bumitaw to, make sure na ikakabit nyo siya uli. Pagka kabit nyo. Kasi minsan, lagi ko nakakalimutan yan. Okay, so yung kable na to, ingatan nyo, mapunit. Then, tingnan natin to kung bakit hindi siya nag-insert ng disk. Palagay ko kasi, nag-stack up na yung ano niya, mechanism niya rito. Hindi normal yung mechanism niya. Kung obserbahan nyo, nakaangat itong kaliwa. Ito yung nakababa naman sa kanan. Okay, papakita ko sa inyo yung normal mamaya. Kasi ito, hindi na normal yan. So, nakita na natin yung problema at kung paano isolve. Dito, wala siyang problema. Pero, kailangan natin tanggalin para maalay natin itong mechanism. Okay, ingatan nyo lang din ito. Itong mechanism na ito, ay napaka-sensitive pala. Yan o. Pagka na-disalign mo to, yan. Hindi na rin papasok mabuti yung disk. So, pagtanggal yan, angat lang ganun, dahan-dahan lang, then set aside lang natin ang diretso. Pero, pwede nyo pa naman yun assembling kung madisassemble nyo lang ang sinasadya. So, ito yung sinasabi ko. Ang ginagawa ko dyan, pinupush ko lang yan. Pag hindi mapush, yan, hindi na mapush o. Hanapin natin kung ano yung problema niya. Ano to, pinersa to. So, tingnan natin, baklasin natin lahat. Yan o. Stack up yung DVD drive niya. Pagka ganito, obligado tayong tanggalin lahat.
Tanggalin natin 'tong mga screws niya. Kasi kailangan natin ma-access yung pinaka-back panel niya. Tanggalin natin 'to. Ito yung year 2011. Napakarami kong ginagawa na ganito. Dagsaan. So ayan oh. Okay, i-safety muna natin 'yan para iwas yung dulto tayo diyan. Iwalay muna natin 'to. Ito ay ilagay natin sa madaling makita para may kabit natin mamaya. Tanggalin muna natin itong mga kanyang dikit. Kasi may lock siya rito eh, para ma-access ko yan oh. Tingnan natin kung kuha siya. Hindi siya normal eh. Dapat matatanggal na siya. Sub natin ito. Kuha tayo ng isang tools. Kinakalawit ko lang ito oh, para ma-access ko. Kailangan bumitaw to. Tingnan natin. Yun. Pag natanggal na, yan. Ganyan. Ganyan natin itong spring. So, yun. Ganyan dapat. Lapat yan, pababa. Tapos, itong spring, alam ko may sinasabitan to eh. Or nakaganto lang siya. Para bumalik. Sa slim kasi, nakasabit lang. Ito rin, napakalaga nito. Dapat dito yata yan. Dito yan, sa loob. Tingnan natin. Okay. Kapasok na ba? So, yun o, hindi nakapasok. Kailangan ipasok natin yan. Naganda lang naman. Yan. Ganyan lang normal yan. Tapos ito, nakapasok na to dapat doon sa loob ah. Yan.
Then, ito, nakapasok din doon sa loob bago nyo siya ikabit. So, testing muna natin bago natin kabit lahat. Yung iba niyan, ibang model, nandito yata sa ibabaw yung pinaka-spring. Ito, nasa ilalim. Kabit na natin nang malaman natin kung gumagana na siya ng maayos. Kabit muna natin yung pinaka. Kasi baka gumana siya ng maayos, hindi na tayo magkakabit mamaya. Yan, nakaklip lang yung dalawa na yan. Kung sinusundan nyo, i-post nyo na lang. Okay, bigyan muna natin siya ng isang support doon. Kasi itetesting natin kung gumagana siya ng maayos. Kanina kasi, kahit anong insert namin ng disc, ayaw pumasok. Make sure na naka-attach maigi yung ating mga ribbon cable. Okay, minsan nandito. Kasi once na may nakaangat dyan, magmamalfunction na yan. Okay, dapat gumagalaw na siya ng ganyan. Malaya siya nakakagalaw dapat ng ganyan. Then, kabit na natin ito. Minsan guys, ito nagkakaroon ng problema sa pagbabalik ah. Minsan hindi napapasok kasi yung mga alignment dito. Mahirap ka pa yun, pero makukuha rin yun pagka binabara niya siya ng oras. Ayan o. Dapat wala, bago niya siyang tornilyohan, malaya rin siyang nakadiin. So hindi pinupwersa. Okay? Alert natin ito, huwag natin kakalimutan yan. At sisirit ng malakas yan. Lagyan muna natin ng temporary screws. Kailangan nakalock tong apat na to kasi maglalaro yan at hindi gagana ng maayos yung mechanism natin. Okay, subukan na natin. Yun yung mga basag niya ng dahilan ng pagka bagsak niya. Yan o.
Okay, testing natin. Gumagana ba siya? Okay, make sure nakabit maayos. Tsaka na natin ikabit lahat kapag na-testing na natin. Hindi ito kahit wala na yun kasi para sa memory lang naman yun eh, yung cover na yun. Okay, power switch natin. Dapat gagana siya. Kanina, hindi ito pumapasok sa loob. Dito pa lang, nade-detect niya na na may laman sa loob. So, ngayon, subukan natin kung gagana na. So, yun. Hindi pa rin siya nade-detect. Yun. Ayun. Hindi lang pala naayos. Ayan ang sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan. Ayan ang sinasabi ko. Ngayon, maayos natin ang maayos yan. Nagja-jam. Eject natin. Pagka kanya, may mechanism na nangyari yan. So, tinataktak ko lang yung minsan para kung gumana pa siya. Next. Kulang. So, itong madugo. Sa double check niya yan, mga yan. Kung may problema ba dyan. Sa tagal ko na kasing hindi nito nakaka-repair. Pero dati, napaka saglit lang sa akin ito. Yun. Yun ang sinasabi ko. Dapat ilagay agad. Okay. Eject. Okay, insert. Tatimingin lang talaga yung pagsasara nito. Yun. So, ganyan, natimingan nyo na, ilock nyo na siya mabuti. Napaka-tricky nito. Minsan, naabutin kayo ng oras bago nyo matimingan yung drive na yan. Pag nagloko. Pero minsan naman, kahit buksan nyo nilang beses, basta yung ganitong mechanism, nakakaw talaga, nakaka-mystery talaga yan. Minsan, hindi mo siya masasara ng maayos. Yung CD niya, hindi nag-i-insert. Nakastock lang doon sa gitna. Yan yung sakit sa ulo dati, pero nakuha ko yung saglit lang. Pero yung technique na ginawa ko, isa lang yung sa technique na nagginagawa ko. Yan. Pag umikot na ng ganyan yan, mahina, mabilis, ibig sabihin good yan. Hindi kasi babasahin yung CD ko kasi pang PlayStation 4 yan. Tinesting ko lang yung inserting ng disk. So, ang normal na reading yan pag naka PlayStation 3. Ito, PlayStation 3 yan. Tuloy-tuloy dapat yan. Yan, dapat yan.
at lalabas po doon sa ating TV. Yan. Replay dapat siya dyan. Okay, successful. So, yung DVD drive na hindi ma-insert ang disk, nag-jump po kasi yung mechanism niyan. So, yun. Yan. So, ikabit na natin ulit. Pwede na natin siyang i-assemble. Pagpapalit ng lens na yun, halos parehas lang ng ginawa natin pag-ayos ng ano, kasi na-access na natin kanina yung mechanism niya. Yung lens yung nasa gitna. Kung may iba uling magpagawa, ituturo ko naman sa inyo kung paano magpalit ng lens. Or isusunod ko na agad sa video natin. So, ngayon, i-assemble na natin ulit. Power off na natin. Okay. Assemble na natin yung kanyang takip. Iwalay muna natin ito. Okay, meron na siya doon. Tingnan nyo, may UP na siya rito. So, ganyan, papantay muna natin. Yan. Lambot lang naman eh. Kailangan hindi siya sumayad dun sa ating laki ng gewang niya. So, yan. May balik lang natin ng pumasok siya. Okay na rin naman yan. Yung sara na natin. Okay. So, dito to sa kaliwang bahagi niya. Alam ko pagka ganitong version at model ng PlayStation 3, napakarapo pa to sa Pilipinas, sa atin dyan, sa Pinas.
So, pwede na natin siyang ikabit. Pagkakabit nyo nito, kailangan i-testing nyo siya uli. Kasi pwedeng may dumiin dun sa mechanism kasi napakasela nung mechanism ng drive ng PlayStation 3. Kasi pag may tumukod dun sa mechanism niya, magmamalfunction na naman siya. So, kailangan testing natin ulit. Pag umikot siya ng maganda, ibig sabihin, gumagana siya ng maayos. Kuha lang tayo ng ating controller. Okay, so na-detect siya. Pakita ko lang sa inyo. Yun, na-detect siya. Ito yung laro niya. So, good to go na tayo. Okay, yun yung CD niya. And, power up muna natin. Yes. Balik natin dito. Okay na tong ating unit. Doon naman tayo sa casing na kukunin natin. Kasi hindi na maganda itong kanyang casing, durog na. So, ito, medyo buo pa. Papalitan lang natin siguro nito. At alam ko may plastic pa yata. Tanungin natin si client kung gusto niya ba yung ganyan. Kaya lang may mga gasgas na. Baka hindi na rin siyang pumayag. Yan, may gasgas ng ganyan. At tanungin muna natin siya. Hmm.
Dara lang natin ang pinto, mga kaidiya. So, ito nga. Pumayag si ating client na palitan na lang natin itong casing niya. So, yan kasi dahil dito. So, i-customize natin since ito parang collector kasi yun eh. Kailangan walang ganong gasgas. So, medyo makinis pa siya ito. Pinaka-silver niya. At saka yung ito niya. So, wala pang ganong gasgas. Ang gagawin natin, lilipat natin ito, yung front cover niya, dito sa luma. So, subukan natin. Umpisahan na rin natin. Kanina, hindi ko napakita yung actual ng pagtanggal. Ngayon, pakita ko sa inyo. Yan yung sinasabi kong rubber kanina. Ito. Naka-insert lang siya doon. Tanggalin na natin gamit itong tri-storm, star tools niya natin. Kita nyo sa loob yung screw niya. Yan yung security lock niya. Okay, ayan. Tanggal siya sa agad. Then, slide lang natin to. Pag ganun. Ayan. Tapos, ito, yung pinakakabitan ng screw niya. Tabi lang natin siya, ikakabit natin mamaya. Ito nga yung mga screws, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, tanggalin na natin lahat yan. Imitan natin ito para mabilis. Yung maliit lang siya dyan. Ito mahaba. Mahaba rin. Rin mahaba. So, yung dalawang maikli, dito. Okay. So, mahahaba na yung the rest. Ito, isang maikli. Nasa kanan, taas. Isang mahaba. So, yun. Tatlong, dalawang maliit. Tapos, isang medium. Then, the rest, large. Tanggalin na natin itong lock niya. Yan. I-press mo lang naman yan. Tapos, yun nga, meron siyang cable dun na connect. Tanggalin natin. Okay, tanggal na. So, ayan. Ito ang ililipat natin. Pero, tatanggalin natin ito. Kasi, tingnan nyo. Papalitan natin yan. Dikit lang naman to. Adhesive lang siya. Tabi muna natin to. Baka magasgas din dito. Hindi natin napansin. Okay. So, yun. Adhesive lang siya. Tapos ito yung pantat sa sensor.
Ilisin lang natin itong mabuti. Tingnan natin kung makainis pa siya. Pag makainis pa siya, kahit tingnan natin na palitan itong mga mata. Pinanlinis ko yung may alcohol na wipes. Oh, makinis pa naman. Kaya lang meron pa siyang ngayon. Oh. Unlike dito sa isa. Makintab talaga to. Obligado tayong tanggalin. Ayan. Bukan na natin yung iangat. Initan muna natin. Okay guys, so yun. Tanggal natin ng maayos. Subukan na natin siyang ikabit. Nagamitan natin ng B7000. So, ayan lang natin dumikit ito. Okay. So, palagay ko naman ay okay na rin sa kanya to. Tatanggal naman itong dumi natin. So, ayan. Para sa masela na client natin, palagay ko okay na ito. Isa lang natin ang combo.
Yun. Okay na yung project natin. So, pwedeng-pwede na itong ibigay sa client natin at hindi na siya aangan yan. Okay. Bito ko na yan. Kabit na natin. Okay. So, pagkakabit niyan, kinabit ko na itong ribbon cable niya, connectors. Tapos, ikaklamp lang natin siya pa ganyan. Dito muna mauna. Ayan. Pagka-pill yung nakalak na dito sa unahan, sa kanya ibabagsak ng ganyan. Kasi maglalak siya dito sa gilid. Okay, yun. Start na natin. Ay, kabit yung mga mahabang screws. Yeah. Tapos isang maikli rito. At dalawa rito sa gilid. Okay, kung matatandaan nyo, sira nga pala yung lock dyan. Kahit huwag na natin nilagay dyan. Ito yung naputol ng client eh. Oh. So, okay lang kahit wala nang lock dun. Secured naman na yun. Pero bago yun, ito muna yung screw lock niya. Kabit muna natin ganyan. Then, tsaka natin ilagay ito. Pariktat. Okay. Kapasok lang natin yan. May mga pin lock naman yan. Ayan o. Yan. Basta ipatong nyo lang ng nakausli rito ng bahagya. Yan. Pagka lumabel na siya, tsaka nyo na siya ipos pa kanan. Then, tsaka na natin ilang. Okay, lagay na natin yung security lock niya. Ayan.
Then, yung rubber lock niya. So, ito. Kung masailan pa rin siya dyan, papalitan na lang natin yung dati niyang tape. Linisan muna natin. Na lang natin muna. Okay. So, ayan na ang ating PlayStation 3. Siyempre, kailangan pagganahin muna natin. Switch on. Okay, magana. Okay, yung CD niya hindi pala natanggal kanina. Okay, insert natin. Smooth na yung pagkakanyang pag-insert. Ayan. So, yun na yung CD. Nag-play na siya ng automatic. So, yan po ang ating PlayStation 3 ng problema, ang kanyang front casing at saka yung DVD drive na ayaw mag-insert kanina. So, dito na po nagtatapos ang ating video tutorial kung paano natin ginawa ang PlayStation 3 DVD drive problem. So, hanggang sa muli po. Bye-bye!